Тили, тили, вом, закрой глаз поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po si Mary at nais ko pong ibahagi ngayon ang karanasan ko sa isang stalker. Nangyari po ito sa kauna-unahan kong trabaho bilang isang assistant store manager sa isang fast food chain sa Taguig. Maraming taon na yung nakakaraan. Naging maayos naman yung naging training ko sa main office, kaya sobrang excited ako na magsimula sa aking trabaho sa store. Pero isang buwan pa lang ako sa branch namin na magsimula ang lahat. Madalas ako ang closing manager, kaya mag-isa na lang akong manager kasama yung mga crew pagpa-close na yung store namin mga bandang 11 p.m. Habang ginagawa ko yung mga end of day reports, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang lalaki na ayaw magpakilala. Sinabi nito na ako pala yung bagong manager. Nung una, akala ko biro lang ang isa sa mga crew, kaya sinabi ko na lang na tigilan nila ako dahil busy ako at kailangan tapusin yung lahat ng dapat gawin para makauwi na kami. Pagkatapos kong sabihin yun, binaba ko na yung telepono. Tinanong ko yung mga kasama kong crew at kahit yung mga wala doon ay tinanong ko rin kinabukasan. Lahat sila'y nagsabi na hindi daw sila yung tumawag. Alam ko naman na pwedeng magsinungaling, pero ang mga crew kasi namin noon ay mga working students at mababait naman silang lahat. Naging madalas yung pagtawag ng misteryosong lalaki at dahil alam ko na hindi naman lahat ng tao ay matino ang pag-iisip, maayos ako makipag-usap sa lalaking ito, pero firm sa pagsabi na busy ako bago ko magpaalam at ibaba yung telepono. Hindi ko naman pwede kasing hindi sagutin yung mga tawag kasi baka official business call ito. Wala pa kasing caller ID noon yung mga landline phones. Hanggang sa isang gabi, hindi lang niya ako kinumusta. Sinabi rin niya na bagay sa akin yung pink scrunchie na suot-suot ko. Nagulat ako. Tinanong siya kung paano niya nalaman yung tungkol sa panali ko sa buhok at sinabi niyang napadaan daw siya sa store kanina. Kinabahan ako kasi ibig sabihin, wala akong kamalay-malay na nasa paligid ko na pala siya nung araw na yun. Minsan din, nagugulat na lang ako kasi inaabutan ako ng mga dining crew ng tissue na may nakasulat na "Kamusta, Mary?" Kapag tinatanong ko naman kung sino nagbigay sa kanila, sinasabi nila na nakikita lang nila ito kapag naglilinis na sila ng mga table. Madalas daw, grupo yung umuupo sa mga table na yun kung saan sila nakikita yung mga tissue na may sulat. Hanggang sa hindi nalang tawag sa office phone na natatanggap ko, pati na rin mga text messages. Graduation gift kasi ng mga magulang namin yung Nokia phone nung magtapos kami ni Kuya Mark. Lahat ng crew ay natanong ko na at lahat naman sila sinasabi na hindi sila yung nagtitext sa akin. Madalas magtext yung stalker ko at halatang alam niya yung mga nangyayari sa akin kasi nakakapagbigay siya ng mga impormasyon na nakakapagpatunay na sinusundan niya ako. Minsan, kapag rest day ko, magtatanong siya sa text kung masarap ba yung kinain ko o kung okay ba yung pelikulang pinanood ko sa sine at marami pang iba. Hirap akong malaman kung sino siya dahil nagtitext lang naman siya ng mga clues kapag nasa pampublikong lugar ako, katulad ng mall. Sobrang daming tao doon kaya mahirap masabi talaga kung sino siya doon. Patuloy yung pag-i-stalk niya sa akin hanggang sa lumipas na yung 6 na buwan at isang araw. Habang kausap ko yung cashier sa dining area, may lumapit sa akin na madipunong lalaki at sinabing gusto daw akong makausap
ng kanilang boss. Ang boss na sinasabi ng lalaki ay nakasuot ng dark polo at slacks. Hindi ko nakita ang mukha nito kasi nakaupo ito sa dulong table at nakatalikod siya sa akin. Napapaligiran siya ng iba pang mga kalalakihan. Bigla ko naisip na parang sindikado sa mga Filipino action movies yung dating nila. Kaya kahit nagulat, natakot, nabigay pa rin ako ng customer service smile at nag-upselling. Sinabi nung lalaki na importante daw na makausap ko yung boss niya kasi paalis ito papuntang ibang bansa para sa isang business trip. Pero nagdahilan na lang ako na busy ako kasi gagawin ko pa yung mga paperworks na binili ng store manager ko. Kaya kailangan ko na bumalik sa office room. Hindi na rin naman niya ako pinilit pa. Dahil gabing-gabi na ako nakaka-uwi at madalang na lang yung sasakyan, sinusundo ako ni Papa dahil nag-aalala din sila ni Mama sa aking kaligtasan. Kapag uwian, madalas kami na lang yung naiilang crew ang naiiwan. Dahil malapit lang naman yung mga bahay nila, pwedeng lakarin. Hinihintay nilang dumating si Papa para sunduin ako bago sila naglalakad na magkakasama pa uwi. Pero kahit may kasama ako, natatakot pa rin ako kasi naisip ko yung worst case scenario. Paano kung bumalik yung malasindikatong grupong yun at pilit akong sinakay sa van nila? Wala naman magagawa yung mga crew members ko, lalo na kung may mga armas na dala at baka mahimatay pa ang mga ito sa takot. Sinabi ko sa pamilya ko yung mga nangyari at kahit sila, nag-alala na rin. Kaya nagsabit ako ng transfer request sa main office kung pwede ako magpalipat sa ibang branch for safety reasons. Pumayag naman sila. Akala ko tapos na yung problema ko, pero pagkalipas ng isang buwan, nagulat na lang ako isang umaga na magising ako sa pagtawag ni Papa. Pinakita niya na meron isang malaking bouquet ng bulaklak na nakabalot sa pink wrapper na nakapatong sa ibabaw ng kotse namin na nakapark sa loob ng garahe. Nang tingnan namin, wala namang card na kasama. Kaya sabi ko, baka para sa kapitbahay, nagkamali lang. Sabat naman ni Mama para ilagay yung bouquet sa ibabaw ng kotse namin. Kinakailangan pumasok ng gate at makikita sa may gate namin na meron malaking number ng bahay. Kaya unlikely daw na nagkamali talaga ng address yung nagbigay. Sabi pa ni Mama na kung delivery service yun, sana daw nag-doorbell at nagpapirma ng delivery receipt. Hindi daw yung basta-basta papasok sa bakura namin para ilagay yung bulaklak sa ibabaw ng sasakyan. Nung araw na yun, maaga akong umalis ng bahay kasi dumaan ako sa bahay ni Lola Kunching. Siya yung asawa ng pumayapang si Lolo Miguel, ang ika-13th at bunsong kapatid ng aking Lolo Remedios. May sakit kasi siya noon bago ako pumasok sa trabaho. Pagka-uwi ko, sabi ni Papa, sinabi daw na labandera naming si Manang Alicia na may pumunta daw ng mga kalalakihan na nakasakay sa Ford F-150 na hinahanap ako. Hindi daw nagustuhan ni Manang yung dating ng mga lalaki kasi napakayabang daw at napakawalang respeto. Nagtataka naman ako kung sino tinutukoy ni Manang nang masagot yung mga tanong ko dahil sa isang text message. Nag-texting stalker ko, nagtatanong kung nagustuhan ko ba daw yung pinadala niyang bulaklak at ang kulay ng wrapper na nagpapaalala sa kanya ng suot kong scrunchie dati. Sinabi rin niya na pinuntahan daw niya ako sa bahay para sana ihatid sa trabaho, pero wala naman daw ako pagdating niya. Doon ko napagtanto na yung stalker ko ay yung boss ng malasindikatong grupo sa dating branch na pinagtatrabahuhan ko. Siguro siya mismo yung nagmamanman sa akin o pinapasundan niya ako sa isa sa mga tauhan niya, kaya palaging alam niya yung mga nangyayari sa akin. Ang nakakatakot pa, minsan ay magigising na lang ako sa umaga
na may text siya ng 2 AM at sinasabing nasa labas daw siya ng bahay namin. Buti na lang, mula nung bukay incident, naglagay na kami ng padlock sa gate. Hindi rin naman maaakyat ito dahil walang space sa ibabaw. Dahil yung mga bakal na gate namin ay halos abot hanggang second floor. Ang front door din ng aming bahay ay matibay at ang pinto ay may double lock at chain lock. Bakal din yung back door namin na may matibay na lock at ang mga bintana ay naka-grills. Yun lang, delikado sa sunog. Pero sa awa naman ng Diyos, hindi naman nagkakasunog sa amin. Pero syempre knock on wood. At meron naman kaming fire extinguisher dun sa may kusina. Feeling ko, nakaharap ko na yung stalker ko. Kasi nung minsan nagpunta ako sa SM South Mall, may sumabay na lalaki sa aking paglalakad. Kapansin-pansin na parang may dalawang bodyguard siyang kasunod nung napalingon ako sa kanya. Hindi ko napansin kung may iba pa silang kasama. Nung mapatingin ako sa kanya, ngumiti siya sa akin na para bang magkakilala na kami at nagtanong kung pauwi na daw ba ako. Bigla akong kinabahan at naisip ko na siya yung stalker ko. Kaya kaagad ako nagtungo sa BDO kasi meron doon security guard. Nung malapit na ako sa bangko, lumingon ako para tingnan kung sinusundan nila ako. Pero paglingon ko, wala na yung stalker ko, pati yung mga minions niya. Ilang beses na ako nagpalit ng phone number kasi prepaid lang naman yung ginagamit ko. Kahit ganun, ewan ko kung paano nga nakukuha pa rin yung mga number ko. Niloko nga ako ng mga kaibigan ko na sa dalas ko daw magpalit ng number para daw akong may pinagtatago ang inutangan. Ayaw ko mag-isip ng masama sa mga tao na kapaligid sa akin. Pero siguro may kakilala ako na kilala rin niya kasi mga kakilala ko lang naman yung pinabibigyan ko ng aking number. Hindi naman din ako nakikipag-textmate o yung nagbibigay ng number kung kani-kanino. Naka-private din yung friend circle at multiply accounts at kahit yung magka-Facebook na ako, naka-private din yung settings nito. Buti na nga lang, kahit umabot ng halos isang taon, natigil din naman yung lahat ng pag-i-stalk niya sa akin nung pansamantalang lumipat ako sa malayong lugar. Hindi ko alam bakit ako yung napili niya. Nakakatakot man kasi nakakaparanoid yung lahat ng nangyari. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na hindi pa rin ako napahamak. Sa mga magtatanong po kung lumapit ba kami sa pulis noon, nagtanong po si Papa sa mga kakilala niyang pulis at mga abogado. Kaso noong mga panahon nangyari ito, wala pa po tayo yung anti-stalking law sa Pilipinas. Buti nga po ngayon meron na yung Safe Streets at Public Spaces Act na House Bill No. 5781 na naisabatas noong 2019. Maraming salamat sa pagbasa, Ms. Clark, at salamat din po sa mga nakinig. Hanggang sa muli po, ingat po tayo palagi at huwag nating kakalimutan magdasal. Wala nang masihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos, kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Tuwagin niyo na lang ako na Becky. Ako'y nakatira sa Estados Unidos. Nung ako'y 17 years old pa lamang, hindi pa ako marunong magmaneho. Sa katunayan, ako'y 36 years old na bago ako nagkaroon ng lisensya. Naglalakad lang ako sa karamihan ng mga lugar. Paminsan-minsan, nakikisakay ako sa mga kaibigan at hindi man masyadong madalas, minsan ako'y nag-hitchhike. Noong mangyari ito, itong isa sa mga pagkakataon na nag-decide ako na mag-hitch ng ride. Sobrang gabing-gabi na kasi noon at nag-overtime ako sa aking part-time job. Pagod na ako masyado noon at gusto ko na talagang makauwi. Most of the time, kapag nakikihitch ako ng ride, hindi ako sumasakay sa kotse kung mag-isang lalaki lang yung nakasakay.
Madalas sa mga lababae lang ako nakikisakay. O kung may lalaki man, dapat yung may angkas din siya na asawa o kaya nobya. Mas mabuti kung may kasamang mga anak para mas safe. Nung gabi na yun, konting-konti lang yung mga dumadaan na kotse at taglamig pa noon kaya halos nangingisay na ako. Nang biglang may tumigil na kotse sa tabi ko at agad akong tumingin sa driver. Nakita kong isang lalaki na patpatin at maputla. Yung tipo na pakiramdam mo, kaya mong kalabanin kung sakaling may balak siyang masama sa'yo. Dahil desperado na talaga akong makauwi, sumakay na ako sa kotse niya at naisip ko na kaya ko naman ipagtanggol yung sarili ko kung sakaling na may susubukan siyang gawin. Pagkapasok ko sa loob ng kotse, sinabi ko sa driver kung saan ako bababa at pumayag naman siya. Nagpakilala siya na si Richard at sinabi ko rin yung pangalan ko sa kanya. Dahil nga sa sobrang lamig, nilapit ko yung mga kamay ko dun sa heating vent. Mahinaho naman yung boses ni Richard. Nagtanong siya sa akin ng mga usual na bagay. Katulad na lang kung gaano katagal na ba ako nakatira sa syudad na yun at kung okay ba ako sa lugar at kung ano-ano pa. Pinagtapat niya sa akin na ilang buwan pa lang daw siya nakatira sa aming syudad. Pero nagagandahan naman daw siya dun sa paligid at sana daw matagpuan niya na yung kaligayahan doon. Medyo na weirdohan naman ako sa sinabi niya pero pinakibit-balikit ko na lang yun. Nang biglang umulan ng snow at medyo naging madulas na yung daan, kaya kinailangan ni Richard na magdahan-dahan sa pagpapatakbo. Nakatutok yung mga mata niya sa daan at binuksan niya na yung windshield ng sasakyan. Hindi na muli siya nagsalita. Okay lang naman yun sa akin. Hindi rin naman kasi ako talaga madaldal. Mga 10 minuto yung lumipas, may napansin ako na isang kotse sa isang intersection na kung saan kami papalapit na parang pagewang-gewang. Kinabahan ako doon kaya sinabi ko kay Richard, "Ay, yung kotse!" Pero nagulat ako sa reaksyon ni Richard. Bigla niyang inapakan yung gas at lalong pinabilis yung pagpapatakbo. Sabay sigaw sa akin ng, "Huwag na huwag mo ako sisigawan!" Siyempre, natakot ako sa reaksyon niya sa akin. Iba na yung kutob ko, kaya sabi ko sa kanya, "Malapit-lapit na ito sa bababaan ko. Ihinto mo na lang kaya ako doon sa tabi. Bababa na ako." Kaso, hindi niya ako kinubo. Patuloy lang siya sa pagpapatakbo. Kaya lalo akong kinabahan. Richard? Narinig mo ba ako? Sabi ko mag-pull over ka na lang dyan sa tabi. Bababa na kamo ako. Pero wala pa rin siyang sagot. Nakatingin lang siya sa daan. Mas mabilis na nagpapatakbo ngayon na umuulan ng yelo. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sisingsisi ako kung bakit nakasakay pa ako sa kotseng ito. Hindi ko alam kung mananatili lang ba ako na tahimik. Kung magsasalita ba ako. Pero definitely, hindi ako sisigaw matapos yung grabing reaksyon niya nung medyo napalakas lang yung boses ko. Nung medyo lumayo na kami ng 1 milya, biglang bumulong-bulong si Richard na hindi ko naman maintindihan. Kala ko, ako yung kinakausap niya, kaya nagtanong ako, "Ano yun? Hindi kita masyado marinig." Bigla siya nagsalita, mahina pero mabilis. Mga bagay tulad na, "Lagi mo na lang akong sinisigawan. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na ayokong sinisigawan ako? Pero nakinig ka ba sa akin? Hindi! Ngayon sawa na akong makinig sa'yo. Naiintindihan mo?" Sobra akong nawindang. Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko sa kanya o kung dapat ba talaga akong sumagot. Nag-iisip ako
kung susubukan ko bang tumalon mula dito sa kotse. Pero agad kong winaksi yung ideya na yun, nung napansin ko na yung pintuan ng kotse ay nawawala. Meron lang butas kung saan nandun dapat yung handle. Hindi ko na napigil na umiyak. Nakikipagdebate na ako sa sarili ko kung hahablutin ko ba yung manibela ng kotse para ibanggain sa sasakyan. Naisip ko kasi, bahala na kung maaksidente kami dahil mukhang mas may chance akong makasurvive kapag ganun. Kaso, biglang napatingin siya sa akin sa unang pagkakataon mula nung sumakay ako dun sa kotse. Kumarap-karap siya sa akin ng ilang beses at pinadahan-dahan niya yung kotse sabay tigil sa isang gas station. Naghintay muna ako kung bubuksan niya yung mga pinto. Ayoko kasi magsalita upang galitin siya. Pagkatapos ng isang minuto, sabi ni Richard, "Sa palagay ko, dito na kita pababain." At bigla niya binuksan yung pindutan para buksan yung lock. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad akong tumalong palabas ng kotse na para bang nasusunog ito. Tatalikod na sana ako para magpunta sa gas station nung bigla niya tinawag yung pangalan ko. Pagtingin ko sa kanya, parang lungkot na lungkot yung mukha niya, kaya natigilan ako. Sabi ni Richard, "Pasensya ka na kung natakot kita. Hindi naman kita sasaktan. Makakauwi ka na ba ng maayos niyan?" Okay na ako." Nanginginig na sagot ko sa kanya. Pinatakbo niya yung kotse, pero tumigil siya sa may unahan ng gas station. Nanatili lang siya doon para nagmamasid sa akin. Sobrang kinabahan ako at tatakbo na sana ako sa loob ng gas station nang biglang binuksan niya yung bintana ng kotse at sumigaw siya sa akin, "Becky, yung sombrero mo!" Nakita ko nga na hawak niya yung suot ko kanina sa sombrero. Naiwan ko pala ito dun sa kotse. Kinakabahan man ako, lumapit pa rin ako dun sa kotse upang abutin yung sombrero. Pagkalapit ko, nagsorry ulit siya sa akin. Hindi ko na alam yung sasabihin ko, kaya sabi ko na lang sa kanya, "Salamat." Pinanood ko siya hanggang sa nag-drive siya palayo. Sigurado ko muna na wala na siya bago ako kumilos para hindi niya malaman kung saan ako didiretso. Nagdesisyon ako na makitulog na lang sa isang kaibigan na malapit na lang doon nakatira. Habang naglalakad ako, isusot ko na sana yung sombrero ko nang biglang may nahulog ng isang pirasong papel. Pagpulot ko dun sa papel, nakita ko na nakatiklop ang $100. Nakita ko na may nakasulat dun sa papel, kaya binasa ko. Ang nakalagay, "Huwag ka na makikipag-hitchhike ulit ngayong gabi." Mula nga noon, hindi na ako nakipag-hitchhike kahit kailan. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang patingin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga tagaibang dimensyon na tagaibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito na nga po yung isang video na ginawa ko po na kung saan po lahat ng mga kwentong binasa ko ay puro yung mga Let's Not Meet stories. So, again, magtataka siguro kayo o yung mga hindi po pamilyar kung ano po ba yung mga Let's Not Meet. Actually, isa po siyang parang subreddit sa Reddit. Okay, kung yung mga pamilyar kayo sa Reddit. But anyway, Reddit po, isa po siya pong site na kung saan pwede po magbigay po ng mga kwento o kung ano man po, parang siyang vlog na kung saan pwede po mag-submit po yung mga tao ng mga stories po nila. So, mayroon doon mga tungkol sa paranormal, may mga tungkol nga po sa kahit anong klaseng gusto nila, pero naman mga para mga tips o tungkol sa mga chismis and all. So dito naman po yung Let's Not Meet, parang ano siyang subreddit o yung isang grupo po siya para mas madaling maintindihan na kung saan nag-share nga po sila ng mga stories nga po tungkol sa kanilang mga karanasan na hindi naman po lahat tungkol sa paranormal, yung iba nga po tungkol nga po sa mga kakaiba nilang karanasan na mutik na nga silang mapahamak and all.
So, katulad nga nito pong mga kwentong nabasa ko nga po dito. Pero yung first story po dito na binasa ko ay galing nga po dito kay Mary. So, nag-share na rin po siya ng ibang mga stories niya dito sa channel natin. So, thank you talaga sa iyo, Mary, sa pagbabahagi ng mga stories mo. Okay, so bago natin i-discuss yung kwento, okay, ng mga nabasa ko po dito sa video, let me first greet you po mga minamahal po natin na members na sila Birds A, Mahal Bio, Sweet Lady Centeno, Filipina Mami Canada, Wailami, tsaka Lipsticks and Shadows. So thank you talaga sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta sa Dalsin Spooks. Sana wag po kayong magsawang sumuporta sa channel natin. At hello din po sa mga minamahal natin na loyal listeners na sila Tita Florencia de Guzman, si Tita Ori Rex, ako si Asi Pascar, Aunt Med Pulido, Tita Josephine Atilio, Tita Smart B, Tita Lierner Neville, Mami Mercedes Catuanco, si April Grixty, Engineer Melvin Montes, Pelbs Malbas, Carmelita Pascua, Nuta Isaac, Alice Girl Perez, Jordan Aguinaldo, Carlo Doliente, Jun Kenji Bularin, Rans Francisco, Rinsky Hoyle, Ring Gavino, Ote Reyes, Jamel Charles Escobar, Lavender Love, Cutie Carol, Azalea Hunt, Elizabeth Meter, Binhord Ludlum, Salamander Dragnil, Alvin Inyeres, Benji Inerba, Maniling Kumike, Marites Suzuki, Mark Angelo Garcia, Pinky Feliciano, Kari Camilla, Jan Hector Coner, Maria Iscanilian, Maria Fomoto, Shehan Panchito, Fresh and Yummy Hotdog, Herbie Delphine, Pesbeteros Rose, Maureen Fishman, at saka Chanel Kelly, at saka Jennifer Shields. So thank you po talaga sa inyo sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa Dalsin Spooks. I really appreciate all your help and support. Okay guys, so siguro magtatanong yung iba bakit ako nagbabasa ng ganitong mga kwento, kasi nasanay na kayo sa mga kwentong aswang, mga multo, elemento, engkanto, yung mga paranormal talaga. Naisip ko lang na kasi na parang ano, para maiba-iba naman, kasi nga for the longest time puro ganun yung mga binabasa ko, and then ito naman nakakatakot din naman siya. Okay, pero yun nga, ibang klaseng takot po yung mararanasan mo kasi parang real life po talaga ito. Real life in a sense na parang tipong pwede talaga mangyari sa inyo, kasi aminin natin siguro, kung nakatira naman tayo sa Maynila, hindi naman siguro lahat tayo kahit nasa probinsya ka, makaka-experience ng may multo o kaya aswang. Pero definitely, hindi naman definitely, okay, let me correct myself, siguro mas malamang, okay, na maka-experience ka na ito, mayroong kriminal na maaring pupasok sa bahay ninyo, magdanakaw, ganyan, o rapist, mga ganun, mga tipong mga bagay-bagay. Okay, so basta kakatakot po yun. So talagang kung tutuusin nga, mas matakot ka pa sa buhay kaysa sa mga, you know, mga engkanto. O kasi gano'ng kadalas ka ba nakarinig na may pinatay yung aswang, okay, kaysa sa pinatay na yung tao, yung may nagahasa and all. So yun po yung sinasabi ko. So ayan po. Anyway, dun tayo sa first story muna ni Mary. So sa kwento po ni Mary, nakakatakot po siya kasi nga po stalker. Ngayon parang yung iba parang nire-romanticize nila yung stalker. Kasi parang, ay, ang ganda-ganda ko, di ba? Parang, ayun, ang lakas ng ulan. Okay? So, ayun, parang ang ganda-ganda ko. May mga nag-stalk sa akin. May habol ng habol sa akin. And all. Pero hindi nyo po alam talaga, nakakatakot po siya. Kasi marami na rin po ako napakinggan ng mga kwento na kung saan po yun nga. Una yung ganyan, nagpaparamdam, nag-text, nag-iiwan ng mga sulat-sulat. And then eventually, okay, kasi nga kapag stalker ka is medyo kakaiba kang nila lang, iba yung takbo ng isip mo. So, pwede ka talagang eventually pumatay. Okay? And then yun nga, pwedeng kikidnapin yung tao din. Siguro kung ano-ano pang gagawin nila. So, may mga narinig na rin ako na, yun nga, una parang tumatawag sa telepono. Akala nga hanggang doon lang. Puro tawag lang sa telepono, mag-iwan-iwan ng mga sulat. Hanggang sa nagiging violent, yun, nag-iwan na sa kanya ng mga patay na hayop, yung mga ganyan. And then eventually nga, bigla na lang nawala itong tao ito. So, hinihilala nga na kinidnap niya. And then unfortunately, hindi natagpuan ang kanyang katawan even mga decades after siyang mawala. So, hindi po siya talaga dapat po yung parang binabaliwala lang. Parang, okay, stalker, hanggang dyan lang siya, hanggang text lang siya, hanggang tawag lang yan, hanggang papaparamdam lang. Dapat kung meron kang napapansin na ganyan, okay, so mapalalaki o mapababae, kasi nga may mga lalaki rin na may stalker, okay, i-report mo yan. Siguro naman, kunyari, nag-i-stalk lang sa Facebook, okay, siguro kung wala naman siyang ginagawa, kundi, kung sabang, hindi mo naman siya malalaman. Pero, alam mo yun, yung parang tipong nanonood lang siya o pinatinitingnan lang yung Facebook, no? So pwede pa siguro yun. Pero kung mga tipong may ginagawa na siya, nakakaiba na talaga, like yun nga, pumupunta sa bahay mo, parang inaano talaga binabantayan ka, medyo delikado na yon, hindi na yung parang pangkaraniwan at hindi mo na yung dapat na
pagsabawali-wala, okay? So, ingatan lang po tayo. And then, doon naman po sa second story. Okay, ito po yung sa hitchhike. Okay, yung nag-hitchhike. So, guys, okay, so hindi ko po alam kung meron po sa inyo dyan na nag-hitchhike, okay? Pero napakadelikado po nun. So, iba po yung sa Grab, iba po yung mga sumasakay ka ng mga Uber, ganyan. So, at least yun may record. Okay, kung sakali may magka-aberya, kung may ginawa man sa'yo yung driver na masama, or yung nag-case naman ng driver, kung siya naman yung may naisakay na pasahero, at least meron kayong parang record na okay, ito yung taong ito, ganyan, dito natin mahalap yung taong ito, ito, ganyan, ganyan. So, kapag pwede natin siyang mahabla o kaya i-report sa police. Pero ito kasi, okay, so wala talaga kasi sinakay mo na lang siya bagla kung ikaw yung may kotse o kaya nakisakay ka na lang kaagad doon kung ikaw yung nag-hitchhike. So, wala ka talagang idea kung sino ba itong taong to, okay? So, wala naman siguro nang hingi ng ID, tapos pipicture na mo yung ID niya, tapos papabadala mo. So, ewan ko. Okay, kasi ako, may experience na rin ako sa ganyan. Hindi ako nag-hitchhike, okay? So, ayaw ko talaga. Pero may mga natao naman na mismo sila yung nag-aalok na nakisakay ako sa kanila. Okay, ako naman, hindi naman ako nag-iillusion na napakaganda kong babae na mayroon silang balak na gawin sa akin. Pero, malayin mo, kasi nga, diba, malay mo kung masamang tao yun, addict ba yun kung ano man, na biglang kandaling ka na lang kung saan, tapos patayin ka na lang or what, pagkatuwang ka. So, mabuti na rin yung nag-iingat talaga. Okay, so yun ang sinasabi ko talaga dyan sa lahat ng tao, mag-ingat. Okay, pakakasiguro, wag po kayo yung parang syusyunga-syunga na parang tipong wala kayong mukha-muhang-muhang sa mundo. Okay, so, nasa huli yung pagsisisi. So, mag-ingat na lang po talaga tayo. At saka, okay, siguro yun ang pinakamagandang gawin. Either yun nga, magpahatid ka na lang, magpasundo ka kung wala pong magagawa ng gano'n. Kunyari, wala naman kayong kakayahan, wala kayong kotse, ganyan. So, mabuti pa, either magpaumaga ka na lang doon sa lugar na yun. Siguro kung sa office, alam nyo na yun, doon ka na lang doon sa office ninyo, magpaumaga ka na lang hanggang sa may masasakyan ka ng maayos. O kaya, better yet, kung may iwasan naman wag mong paggabi, huwag ka na magpagabi, okay? Para hindi ka mahirapang makauwi sa inyo, lalo na kung hindi mo naman kabisado yung lugar. Okay, so yun lang po yung ma-advise ko sa inyo. So dito naman, sa kanyang babuti na lang, mukhang wala naman talagang intention yung lalaki, yung driver na si Richard, na saktan itong si Becky. Okay, pero alam natin na may mga iba na nag-hitchhike, lalo na babae sila, tapos yun nga. So iniwan na lang yung katawan nila sa labas ng kunsaan, sa gilid ng daan. Okay, matapos halayan and all. So, ingat na lang po. Okay, ingat. Ilang beses ko po ba sasabihin niya, mag-ingat kayo. Okay, so yun nga po guys. So, I hope na nagustuhan niyo po itong mga kwentong ito. Medyo kakaiba po sa usual na binabasa ko dito sa ating channel. Pero, maghahanap po ako ng ibang mas yung mga magaganda pa po mga let's not meet stories. Okay, so yung may mga nakita po kasi ako mga kwento na, you know, I think maganda po siya. Usually kasi po English po siya. So, itatranslate ko po siya sa Tagalog para mas maibigan po ninyong lahat. Okay? So, yun lamang po. If hindi pa po kayo subscribe dito sa channel natin, subscribe na po kayo. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng happenings dito sa ating channel. Give me a thumbs up at pakishare naman ito sa inyong paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Okay lang po muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa doubtsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.